kamatayan ni Brother Eli. Eh, yun lang ang aking sinasabi. Mas maganda nang siya na ang mauna na magdeklara kaysa naman ibang mga tao pa, ibang mga grupo pa. Ha? Eh, iniisip tuloy nila, baka naman na talagang may something doon sa cause of death ni Brother Eli. Eh, yun nga po, mga magulang at mga kaibigan, ang isa po sa hanggang ngayon ay palaisipan. At meron din pong kumakalat na kasulatan ni Brother Eli. Yun ho bang kasulatan ginawa niya noong December 31 ng 1996, kung saan sa kasulatan na yon ay sinasabi ni Brother Eli na lahat noong mga properties na nakapangalan sa kanya ay isasalin sa iglesia. Eh, familiar po ako doon sa dokumento na yon. Dahil nakita ko po nung araw yun yung dokumento na yun. Dahil si Brother Eli po mismo nagtatago nun. Isang kopya lang po yun. At yung dokumento na yun, hindi po yan notaryado ng abogado. Hello! Kasi nabanggit ko po nung nakaraan na isa sa dapat pang sagutin ni Mr. Rason ay ang tungkol sa napakalaking kayamanan na naiwan ni Brother Eli. Ah, $80 million dollars. Ah, kung sa pesos ay nasa 4 billion pesos. Eh ayan, lumabas po yung dokumento na kung saan ay nakasaad po doon na may bilin si Brother Eli na yung mga properties na nakapangalan sa kanya ay ipapangalan sa iglesia, isasalin sa iglesia. Ngayon, ang mga nagiging katanungan dyan, usap-usapan po dyan, paano ngayon yun bang dokumento na yun ay valid dahil hindi notaryado ng abogado? Tapos yung ibang mga saksi po roon na nakapirma, yung mga patay na rin. Ha? Tapos, yung sinasabi po dun sa kasulatan na isasalin sa iglesia, noong 1996 po, mga magulang at mga kaibigan, ang ginagamit po na rehistro ng grupo ni Brother Eli, yung mga kaanib sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas. Ah, baka hindi po alam ng mga bagong mga miyembro ng grupo na yan. Noong mga 1990s na yan, ang ginagamit po na pangalan na nakarehistro sa Securities and Exchange Commission, yun pong ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas. Noong gawin po ni Brother Eli yung kanyang habilin na yan, sinasabi niya na yung mga properties, ari-arian na nakapangalan sa kanya, isasalin sa iglesia. Yung iglesyang tinutukoy niya, hindi naman po yung Members Church of God International. Hello! Hello! Ah, 80 na po yung ating mga narito sa Bible program. 83 sa Facebook Live. Sa YouTube Live po, pakisabihan po tayo ha, sa mga nasa YouTube Live. Sana, bigyan nyo po ng pansin yung aking gustong ipapansin doon po sa dokumento na yon. 1996, ang gamit pang pangalan ng grupo ni Brother Eli, yun ngang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas. Mahaba po yun, ha? Ngayon po, ang gamit-gamit sa kasalukuyan ay Members Church of God International.
Kaya papaanong maisasalin pa yung mga ari-ari ang nasa pangalan ni Brother Eli na nakamatayan na niya? Hindi na po existing yung iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa ligit sa liga ng katotohanan sa bansang Pilipinas. Wala na po iyon eh. Paano na po yan? O, hindi ba dapat si Mr. Rason din ang sumagot ng mga tanong na ito? Tama po ba? Nagkakaintindihan po ba tayo? O yung mga fanatics gagalit sa akin, ba't daw pinapakialaman sila? Ba't ka ba ikaw nakikialam sa amin? May mga miyembro nga na ngayon dito sa akin nagpaparating ng kanilang mga hinaing, ng kanilang mga saloobin. Dito nila, kumbaga para tayong si Tulpo. Di ba pag kami nangyayaring mga aberip, tumatakbo kay Tulpo, kay sino ba yung Tulpo sa telebisyon? Si Rapi Tulpo, ha? Yung ngayon na tinatakbuhan ng mga naaapi. Oy, parang ganoon ang nangyayari ngayon kay Brother Willie. Yung mga naaapi, yung mga ang pakiramdam nila ay sila naaapi, may sila ay hindi pinagtapatan. Dito po sa akin ngayon. Dito sila tumatakbo at nagbibigay sila sa akin ng mga impormasyon. Brother Willie, talakay mo sa programa mo para mahintay namin kung ano ang isasagot. Hanggang ngayon, ikay, walang linaw kung ano dahilan ng kamatayan ni Brother Eli. Sabi ko, hindi nila pinapahalagahan yung kasabihan. Ang pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwat. Tama po ba? Tama po ba? Natatandaan niyo po ba yung kasabihan na yun? Ang pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwat. Paano na nga? Ang inyo pong kasalukuyang leader, hindi alam yung kasabihan na yun. Tapos humihingi sa inyo ngayon ng suporta, itutuloy lang daw yung mga naiwang proyekto na hinihingi ang inyong mga suporta na maituloy yung mga proyekto na yan na mga libreng sakay, libreng paaral sa eskwela, mga libreng gamutan, puro gastos po yan eh. Dapat, bago mo hingin ang suporta ng mga miyembro, pagtapatan mo muna sila. Tama po ba? Ulitin ko. Sabi nyo, kayo bayan ng Diyos, bayan ng katotohanan, iglesyang katotohanan. Bakit hindi masabi ang katotohanan tungkol sa kamatayan ni Brother Eli? Tapos, yung tungkol dyan sa napakalaking kayamanan, napakaraming ari-arian na nakapangalan kay Brother Eli. Sa Brazil, may mansyon, may malawak na lupain, yung mga restaurant doon. Yung mga negosyo ni Brother Eli, paano na yun? Yung mga naipundar doon ng mga sasakyan. Tama po ba? Tayo po yung nagtatanong dahil yan po yung mga ipinaparating sa atin noong mga kapatid sa ang dating daan. Dapat yan ay mabigyang kasagutan ng kasalukuyang namumuno sa grupo na yan, si Mr. Rason. Maliwanag po ba hanggat si Mr. Rason ay nananahimik dyan at ayaw niyang kibuin yan, hindi pwede na kayo po ay ibigay po ninyo yung hinihingi niyang suporta sa kanyang mga gustong ipagpatuloy na mga proyekto na naiwan ni Brother Eli. Ngayon,
Eh, bukod po dyan, eh, ito pa ang gusto po ng mga nandyan na mga kapatid. Sila po ay nag-prayer meeting kahapon ng Miyerkules at ngayong araw na ito. O ito naman po yung kanilang gusto pong ating bigyan po ng paglilinaw, pagtalakay na rin. Ha? Si Mr. Rason ay binabasa po niya yung Mateo 25:45 sa kanilang prayer meeting. O babasahin ko po muna para malaman po ng mga taga-subaybay po natin kung ano ba nilalaman ng talata. Ito po ay prayer meeting eh. Diniscuss po ito. Ano po ba yung Mateo 25:45? Ano bang yung pinabasa kay Sister Luz? 24 at ang talata po ay 45-46. O ito po ang ating mababasa rito. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sangbahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Mapalad yaong aliping kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ng kanyang ginagawa. Ayan. Ito po yung umpise noong pagtitipon nila sa prayer meeting. Ito pong binabanggit po rito na alipin, mapalad na alipin na kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ng kanyang ginagawa. Noong nagsasalita si Sister Los, sabi ni Sister Los, dati raw, ina-apply niya itong talata kay Brother Eli. Ngayon ika, kay Brother Daniel na naiisip ni Sister Los na i-apply. Kasi, alam ko po kasi ang takbo ng paliwanag dito, pag binasa yung talata na ito na mapalad yaong aliping kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Para kasi maintindihan po itong talata, dapat umpisahan po sa taas sa 45. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino? O tingnan nyo po, dapat yung aliping tapat. Kaya nga si Mr. Rason, sabi ko, magtapat na siya. Ipagtapat na niya kung ano talaga ang naging dahilan ng kamatayan ni Brother Eli. At ipagtapat niya kung ano na yung mga properties na yan. Paano yung properties na yan na nakamatayan ni Brother Eli? O ngayon, ano po sabi rito? Sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sangbahayan? Pagka nabasa po yung sangbahayan dito, ito po ipinapaliwanag ni Brother Eli ang sangbahayang tinutukoy, yung Iglesia ng Diyos, 1 Timoteo 3:15. Ha? Kaya ito ikang binabanggit dito na aliping tapat at matalino. Siya po yung pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sangbahayan. Upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan. Ito palang aliping ito, tagapagpakain nung sangbahayan, nung iglesia. Sa paliwanag po ito ni Brother Eli, ha? Dahil ako po'y 19 na taon niyang estudyante. Kaya I know him so well. O ngayon, ang punto ko po ganito. Meron kasi ngayong ginagawa si Mr. Rason dahil sabi ni Sister Los, dati pag binasa yan, si Brother Eli ang nasa isip niya. O ngayong pumanaw na si Brother Eli, ang sabi ni Sister Los, si Brother Daniel na ngayon ang kanyang naiisip na
kinalalapatan itong talata. Sabi ni Mr. Rason, ay Sister Luz, meron akong gustong ipapansin sa iyo. Ano ika iyon, brother? Ang sabi diyan ni, mapalad yaong alipin kung dumating ang kanyang Panginoon. Marat na siyang gayon ang kanyang ginagawa. Hindi ka ba alipin, Sister Luz? Ha? Hindi ba dapat bilang alipin ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon hanggang sa siya dumating? Kaya hindi lang ika para sa akin yan, para sa iyo yan, para kay Brad Josel yan, para sa ating lahat yan. Hello! Hello! YouTube 36, Facebook 94. Ha? Si Mr. Rason, nakikita nyo, binabali po niya yung mga naituro ni Brother Eli. Binabali niya. Tapos sa bandang huli, ang kanyang pinapalitaw, nananatili siya sa naituro ni Brother Eli. Hello! Nung ako po'y nakikinig, sabi ko, kung ito'y diskusyon, naku, kung ito'y diskusyon, ipit agad si Mr. Rason. Bakit? Sinaway niya si Sister Luz . Sabi, Sister Luz, hindi ba alipin ka rin ng Panginoon at hinihintay mo rin ng pagdating niya? Kaya hindi lang ako yan. Kasama ka dyan. Sabi ko, yung sinasabi ni Sister Luz, galing yun sa puso niya, galing sa kalooban niya yun, dahil yun ang kanyang matagal na natutunan kay Brother Eli. Na ang tinutukoy po rito, tagapagpakain nung sangbahayan, alipin na pinagkatiwalaan, sa paliwanag ni Brother Eli, yun nga po yung nangangasiwa, yun po yung namumuno doon po sa iglesia. Hello? Yun po yung aking gustong ipapansin. Nagpapakita na si Mr. Rason na binabali na niya yung mga naituro ni Brother Eli kay Sister Luz. Pero sa huli, bago matapos po yung prayer meeting, pinapakita ni Mr. Rason, nananatili siya sa tagapagturo niyang si Brother Eli at sa mga naituro ni Brother Eli. Ang tawag nga doon ni Mr. Rason, yung mga heard truth, mga heard, yung mga nadinig niya mismo kay Brother Eli. Pero ika yung mga unheard truth, ibang usapan ika yung unheard truth. Kala nyo, hindi ko malalaman yan na. yung mismo mga miyembro na ang nagbibigay sa akin ng impormasyon tungkol sa mga nangyayari dyan. Tingnan nyo po, mga magulang at mga kaibigan, yung kanilang pagtitipon. Pagkatatalasan mo lang po ang pakikinig, makikita mo, kinukontra na rin ni Mr. Rason ang sarili niya. Bakit? Sinaway niya si Sister Luz. Sabi niya, hindi naman na dapat ganyan, Sister Luz. Kasama ka rin dyan, alipin ka rin . Pero kung ating pag-aaralan, yung sinasabi ni Sister Luz, yung naituro ni Brother Eli na ang tinutukoy dyan, yung katiwala ng sangbahayan, tagapagpakain yan. Hindi ba ika sa iglesia, sino ba nagpapakain? Hindi ba ika yung mga obispo nilagay ng Espiritu Santo upang pakanin ang iglesia ng Diyos, gawa 20-28? Tingnan nyo po, kahit matagal na akong wala sa grupo ni Brother Eli, alam ko pa rin kung papaano po yung takbo ng kanyang paliwanag, yung mga talatang ginagamit. Binali na ni Mr. Rason yung
alam ni Sister Luz na kanyang natutunan kay Brother Eli. Tapos, bago matapos ang prayer meeting, dito ngayon si Mr. Rason sa ikalawang Timoteo 3:14 pumunta. O babasahin ko rin. Ano naman ang sinabi po rito? Tatapwat, manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. Pinapalitaw ni Mr. Rason, kung meron man siyang mga ituturo sa kapatiran, yun yung mga naituro sa kanya, natutunan niya at nadinig niya kay Brother Eli. Hello! 94 na po ang nasa Facebook Live po natin. Sa YouTube Live po, sabihan po tayo, ha? Pansinin niyo lang po, yung mga ginamit na talata ni Mr. Rason at kung ano po yung kanyang mga sinabi sa inyo. Ha? Pinapalitaw naman niya, bago matapos ang prayer meeting, dun siya sa mga nadinig niya kay Brother Eli. Mga naituro sa kanya ni Brother Eli. Kaya si Brother Roland, may binabanggit tungkol sa unheard truth. Unheard truth. Sabi ni Mr. Rason, sorry Brother Roland. Ayokong ma-disappoint ka. Unheard truth nga hindi nga naituro sa akin ni Brother Eli Hindi ko nga nadinig sa kanya Paano ko ituturo yan? Hello? Pa-shout out po Alwin Saliente Jr. sa YouTube 48, Facebook 90. More or less, hindi po ba yan po ang tinalakay ni Mr. Rason sa prayer meeting? Siya po nagsasabi na meron po tayo